In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we celebrate the memorial of St. Vincent de Paul, priest. Coming together as God's family, we come to mention as God's Lord for pardon and our son. I confess all my God unto you, my brothers and sisters, that I have previously in my thoughts and in my words, and what I have done, and in what I have been to you, through my own spirit, therefore to us, blessed Mary and good Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, who for the relief of the poor and the formation of the clergy, endow the priest St. Vincent de Paul with the apostolic virtues, grant we pray that the Father, with the same Spirit, love what we love, and put into practice what we love. Through our Lord Jesus Christ, His Son, who is in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Job. Job opened his mouth and cursed his day. Job spoke out and said, "Cursed the day on which I was born, the night when they said, 'The child is a boy.' Why did I not curse at birth, come forth from the womb and expire? Or why was I not carried away like babes that have never seen light? Wherefore did the knees receive me, or why did I suck at the breast? For then I should have lain down and been content. Had I slept, I should then have been at rest with kings and counselors of the earth, who will burn out their ruins, or with princes who have gold and filled their houses with silver. There the wicked cease from troubling, there the weary at the rest. What is life given to the toilers, and life to the bitter in spirit? They wait for death and it comes not. They search for it rather than for hidden treasures. The joy speaks exultingly, and are glad when they reach the grave. Men whose path is hidden from them, and whom God has handed. The word of the Lord. Thanks be to God. Let my prayer come before you, Lord. Let my prayer come before you, Lord. O Lord, my God, by day I cry out. At night, I clamor in your presence. Let my prayer come before you. Incline your ear to my call for help. Let my prayer come before you, Lord. For my soul is surfeited with troubles, and my life draws near to the living world. I am numbered with those who go down into the pit. I am a man without a strength. Let my prayer come for you, Lord.
your seat. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. As the valley approached when Jesus was to be taken from this world, he firmly resolved to proceed toward Jerusalem and send messengers on ahead of him. These entered the Samaritan town to be fed for his passing through. But the Samaritans were not welcome him because he was on his way to Jerusalem. When his disciples, James and John, saw this, they said, "Lord, would you not have us fall down fire from heaven to destroy them?" He turned over them only to reprimand them. Then they set off for another town. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kapag inaasihan natin ang pamantayan ng daigdig na ito ay magiging katulad tayo kay John at saka kay Santiago na mag-iisip na paulanan na lang ito na apoy mula sa langit. Kung gawin na lawa sila ng apoy mula sa langit. Kung minsan ay ang ganoon yung kaisipan natin simply because naging atlang sila sa ating misyon. Naging balaan sila. Yun yung pamantayan ng daigdig na ito. Daigdig na ito, makikita po natin sa libro ng ginagalawa natin. Kapag inaaraman mo, makikita nyo lang po alimbawa natin sa libro ng ginagalawa natin. Bagaman sabihin na natin na bahagi ng pagkilos, inaaraman mo na Laila at saka kay Presidente na ipinukonsider na kalaban ang bawat isang bahay. Hadlang ka sa plano ko. Kalaban ka. Pero yung pamantayan ng daigdig na ito, hindi yung pamantayan ng Diyos. At nanami sa sabihin ni Jesus sa kanyang mga lagad na hindi ito yung pamantayan ng isang mananalo kay Kristo. Hindi sa bagay may mga taong sumasalubat sa amin ay sila ay pag-iisipan natin na magawa tayo ng masama sa kanila. Yung pamamaraan na pinakita sa atin ng Espiritusin ko ay hindi lamang sa pagkumawa sila ng ibang paraan. Hindi lamang sa pagkakaroon sila ay gumaan sa ibang lugar kung saan sila pupin. Pero hindi lamang ito namin ay pinagalitan mismo ni Jesus si Santiago, at si Tiago, sabi nga yung James, na talagang equivalent na yung Tiago. Yung Santiago ay Saint Santiago. Kaya kung tusin po yung equivalent ng James ay Tiago, yung son ay hindi na po yung James, hindi Saint James. Yung Tiago at Juan ay pinagalitan ng Panginoon na maluwag na ipinamamanin natin violence
Yun siguro po ay masasabi natin na yun na lang ay for defensa. Pero hindi ito yung pwede maging pamamaraan ng isang Kristiyano. Yun siguro po ay kung talagang wala na talagang ibang matatawa, nasusukod ka na. Pero hindi ito yung pamamaraan na dapat matahakin ng isang Kristiyano. Kaya bahagi yung patuloy na sa isang hindi violent yung pamamaraan, hindi marahas na pamamaraan. Medyo may kahirapan sa pagkat sabi na natin ang mundong ginagalawa natin ay ito yung pamantala. Mas mabilis. Mabilis yung pamamaraan. Kung iisipin lamang natin na alisin ng mga taong pumapalaban sa atin, mas madali yung pakaisipan, mas madali na maaaring kumipara na lahat yung misyon na pinamanin sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi yun ang pamamaraan. Hindi marahas na pamamaraan. Kaya medyo may kabigatan. Kasi kung maaaring maiwasan mo yung marahas yung na pamamaraan, iiwasan mo. Hindi naman ang ulo ka na you will no longer be on guard. Hindi naman ulo ka na hindi ka na magpapagay para sa kapakanan. Pero pangalagaan mo sa sarili mo sa hindi marahas na pamamaraan. At kayo ko rin sa tayong mahirap sa katuparan, sa daigdig na nalumuhay sa karakasan. Mahirap iba-iba. Pero yun yung Christian faith. Kasi dati, kasi alam natin, sa labunan ay yung namumuhay sa marahas, mamamatay sa marahas. Yun ang ibig sabihin ay yung namumuhay sa patalim ay mamamatay sa patalim. Ang namumuhay sa baril ay mamamatay sa baril. Yung puro na ating karangkaranayan ay hindi marahas ng pamamahal. Yun naman yung makita ko natin. Yun naman yung makita natin na hindi ng pagkakataon na kung maaari, yun ang bigyan natin ng hindi ng pagkabala. Iwasan natin ang marahas ng pamamaraan. Yun po muna yung unang dapat na pumasok sa ating kaisipan. Sabagat, kung ang iisipin natin ay kung pwede yung marahas ng pamamaraan, ay hindi na tayo mag-isip ng iba pang pamamaraan. Pero sabi nga, ito yung mahirap na ipamanin ngayon sa dito ng ating ginagalaman. Nandun pa rin tayo sa ngipin sa ngipin. Ito yung bahagi ko ng ating pamilyo. So, kung gusto ko yung bahagi ng ating pagkatao. Pero ito yung lumutipan. Wala nga tayo sa buong ibang. Pero kung isa po, tayo ay nababawa pa rin doon sa lumang buba. Yung pamantayan ay pinamanin. Gusto namin ay mabibigyan ng solusyon yung problema natin kung sa pamakitan din ng marahas na pagkilos. Dahil sa marahas ginamit sa akin. Siguro po sabihin natin ay ginamitan ako ng karasa kaya nagamitan na rin siya ng karasa. Yung puro mga ating panapagayos din
Kung may kwasa, iwasan ang karahasan. Non-violent means. At kung kumisan ang mahirap ituro sa tao, yung kumisan ang mahirap ipaunawa bilang mga Kristiyano ang Katoliko. Lalo-lalo ang kumisan sa mga taong dumanas ng karahasan. Pero huwag natin kalimutan natin si Jesus ay dumanas ng karahasan. Pero, ito na nga yung isang halimbawa na sila kinakailang bumalik ulit sa kanilang inaanan at bumalik sa pagbabago upang buhay pamahinga kasi ayaw silang padaan doon sa bayan na yun. Pero ito ko na nga yung bigyan natin ng hindi ng panalaman. Sabagay, kaya na ko sabihin natin ang tayo ng mga Kristiyano, hindi pa rin tayo solve sa turo nito na yung pamaraan na pinamahin sa atin ni Jesus ay hindi malakas na pamaraan. Pangalawa, yun po yung sinin mo tayo. Yung pangalawa, madali na yung pangalawa kung mabigay mo yung muna alin mo. Magkahanap ng ibang pamamaraan. May iba ba ang pamamaraan? May iba pa. Maliban na lang kung ikaw ay nasusuport. Pero kung hindi ka pa nasusuport, maraming ang ibang pamamaraan. Na pwede yung gamitin. Kailangan pumisa tayo, ayaw natin pag-isip. Kasi nga, kapag sinabi namin gawang pangkakay at ibang pangkakay, talagang pangisip tayo, magmimilay tayo. Ibig sabihin na hindi dapat mag-isip, but kinakailangan natin natin mag-research. Kinakailangan natin na maging creative, talabas yung aming pagiging creative sa nabanggit ng pagkilos dahil sa pamamaraan na kinakailangan namin karoon, hindi sa pamamaraan na nakikita ng daigdig na ito. Pero yun po, yung pangalaman ng pagkilos, tayo'y siguradong mag-iisip at magbibigay pa ng mas malawang mga panahon para ito ay hindi na pagkilay. Kung ano ba yung ibang pamamaraan ang pwede natin isang matupa na makamit yung aming pagkilos, yung may isang matupa ng aming misyon. Sigurado ko sa karanasan mismo ng mga alakay ay kung ito man yung pamamaraan, kung mayroon silang ibang alam na ibang daan, madali lang. Kung hindi man, siguro sila yung magtatanong-tanong kung saan pa yung pwedeng maging daan. Kinakailangan pa nilang kumuha ng taong tutulong sa kanila para itulong sa kanila yung iba pang daan na pwede nilang daanan maliban doon sa bayan na iyon. E nung una naman doon ay wala namang panang-panang street signs, wala pa namang Google Maps, wala pa namang Waze. Pero sigurado ay ginamit nila yung ibang pamamaraan na makita at makakatingin mo sila sa iyong sarili na hindi sila dumadaan sa Samaritan Wells. Yun ang nakita ko natin. There are many other possibilities na pwede maging solusyon sa problema, hindi sa pamamaraan ng marahas na pamamaraan. Sabi nga, ang deslaan kung talagang nasusukoy ka na. Nasusukoy ka na.
Pero yung number one mo, yung number one na pinakailangan natin yung pagkatao. Kasi bahagi ang pagkatao natin, yung makukusagot ni Tiago at sa katawan. Sunodin na lang natin na para tayo ay makatao dyan. Hibig sa hibig. Hinamalaman mo ako, sinisira ko ang plano ko, sisirain ko rin ang plano ko. Mas madali yun. At yun ang sabi na ng innate, bahagi ng aming pagkatao. Hindi mo na kinakailangan ang pag-isipan yun. It comes natural. Pero yung isipin na, ha? Hindi yun ang puro ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng marakas ng pamamaraan. Ang sana po ay ito yung may tulo namin isang non-violent way pero epektibo. Epektibo. Kaya po ito yung pamamaraan ng makita mo natin. Ito yung pamamaraan ng tawarin mo natin in diligent way. Ito yung pamamaraan na kinakailangan mag-isip. Kasi yung unang pamamaraan, kung gawin na lang niya, hindi na nag-iisip yun. That is, bahagi na yun ng instinct. Instinctive yun. Hindi intelligent. Hindi mo kinakailangan na magkaroon ng utak para gawin yun. Ano lang kinakailangan mo dun? Tapang at lakas ng katawan. Pwede man ba yung way? Ito lamang yung nagagawa ng mga taong mag-isip. Hindi lang ito ba sa taong mag-isip? Ginagawa ang aming mag-isip para magbigyan ng solusyon sa hindi malakas na pamamaraan. At yung pala mo natin kalimutan na kaya natin magbigyan ng solusyon kahit na harapin ang isang tao na mayroong masama ang aming sa'yo na nanais na ikaw ay isang tao o nanais na ikaw ay pigilan o kung sabihin na natin na nais na ikaw ay patayin sabagay hindi kanila nagustuhan o mayroong ginagawa o hindi ka nais-nais sa kanilang kaisipan. Sabagay may mga tao na kumisyan na they could not tolerate differences and plurality. Yung mga tao ko sa ganun, karami iba yung isip ko, hindi ka kagulad ng isip ko. Ayaw mo sa'yo, gusto ko na wala ka sa daigdig mo ito. May ganun ako. Pero sabi nga natin, iba tayo. Tayo yung mga anak na niwala. Mga anak tayo ng dami. Na pwede natin natin yung mga tao pero hindi sa pamamaraan ng karanasan. Ang tawag na po ito ay maaaring tawagin natin ay evasion. Hibigay. Kung matatakasan ko yung tao na ito lang ay takasan mo na hindi ka magpapagamit ng marahas ng pamamaraan. At yun po yung kanilangin na sapagkat kung isang nakita po natin kasi sabi na natin ngayon pa ako na ito yun ang nakita natin solusyon. Marahas. Alam niyo, very, very dangerous. Kasi kapag ito po yung naging mamayaan sa ating hindi na aming pinagalawan, ay ang mangyayari po ito ay alin na.
ay we will come analyze. Sabi nga natin ay itong dalawang solusyon na maaaring makakita natin ay hindi po maging kalulugod. Hindi lamang mo sa pagbili ng Diyos. Dahil yung maging panahon sa dito ng ating pinagalawa. Kasi kapag pinamamayanan natin ang business at control ako, akala natin yung rage kung hindi control. Alam nyo, kapag yung rage, yung kali, ay naging bahagi ng pagkilos ng tao, ay magdabagin po namin yung self-destructing. Sisirain na yung pinaka-main fabric ng ating limunan ng ating ginagalawa. Pero hindi lang ako mo yan. Kaya natin ginagawa ko sa bakit. Ito yung pamaraan at tumulong sa atin na Jesus. The non-violent way. Padalangin namin sa bagat ito yung bahagi po ng pagkilos na ating pinamamahig bilang mga tinasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito rin po yung dahilan kung bakit yung aming pong mga sako at saka ay katulad po ng isang pinagdiliwan namin ngayon, St. Vincent ito at ni San Lorenzo Luis ay ang damamatay para sa ating pananampalataya. Pero hindi ang pumatay. Ang damay mamatay sa pananampalataya, hindi para tayo ang pumatay. Sabagat, yung pamantayan ng ating pagkilos ay ang pamantayan na hindi marami.
Pray, grant your servant Christ with the acceptance of the Lord God, Almighty God. With the Lord accept the sacrifice of your hands, for the praise of God and of his name, for our good and the good of all his holy truths. O God, both in the Holy Saint Vincent and with the one who said, pray for you, in the divine message, run under the power of the sacrifice, we too may be transformed into an oblation acceptable to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift him up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is good, right and just, our good in our salvation, always. And everyone will give you thanks, Lord, for the Father, Almighty, and our God. When you are raised in the company of your saints and crowned in their marriage, you crown your own beings by their way of life, you offer us an example. By communion with them, you give us companionship. By their intercession, show support. With an encouragement so great of love of witnesses, be mirror as visitors, as victors in the race before us, and meet with them the imperishable crown of God. Through Christ our Lord, and so with the angels and archangels, and with the great multitude of the saints, we sing the hymn of your praise. As without end, we acclaim.
the wisdom of faith. Thank you.
Bumas po ay